AMIHAN. At yan po ay pinapailaliman din po nitong kabag na to, Kabataan Party List, Anakpawis, Bayan Muna, Alliance Concerned Teachers, ngayon, at GABRIELA Women's Party. So kahit na hindi ako babae, nag-organize po ako ng mga kababaihan para po ay maging full-time organizer namin sa GABRIELA Women's Party. So yung na-recruit po ako bilang Kabataan Party List, organizer at secretary general sa aming buong Samar, sa Western Samar, ay bukod lang doon, ako po'y mismo ay naging membro o naging isa rin ako sa nanumpa bilang candidate kasapi ng CPP-NPA. No? Isa rin po ako'y nakaakyat baba sa bundok sa kampo ng mga NPA at nakaharap ko mismo ang mga matataas na posisyon ng mga commander. At ako po mismo ay naging commander ng White Area taong 2018 hanggang sa 2019 bago ako bumaba sa hanay ng CPP-NPA. So ito po yun. Bakit ko sinasaysay ang Kabataan Party List at ang NPA? Kasi ang laki ng connection ng Kabataan Party List sa NPA. Bakit ka mo? Mismo si Sara Ilago, ang representative ng Kabataan Party List, ang nagsabi sa amin na kayong mga taga-Samar sa Region 8, pumunta na kayo ng kalayunan at humawak ng armas para sa armadong pakikibaka. Siya mismo in personal na nagsabi sa amin, kailan nangyari at anong taon yon? Kung hindi po ako nagkakamali, taong 2018, March po, hindi ko lang kuma-identify kung anong araw, anong petsa, pero March po nangyari yon. Sa ang area nangyari yon? Sa United Church of the Christ in the Philippines. Diyan mismo malapit sa Menjola. Simbahan po yan. Diyan kami nagkampuhan 2018 mula February hanggang March. Si mismo si Sara Ilago natulog ng ilang gabi diyan sa aming kinampuhan at siya mismo ang nagsabi sa amin na kayong mga taga-Samar, umakyat kayo ng bundok, umakyat kayo ng kanayunan, humawak kayo ng baril para sa armadong pakikibaka. At mismo si Sara Ilago ay nandun kami nagkampuhan din ng ilang araw sa Department of Agriculture o sa DA. Siya mismo pumunta sa amin bumisita. Ito pinatawag namin na Manila Lakbayan Stand with Samar. No? Dito, from Visayas to Manila. No? Ito ay Stand with Samar. Ito ay talagang yung nangunguna dito is Northern Samar. Ay kami po ay mula sa ibang province ay sumuporta. So isa ako sa sumuporta doon dahil ako po ay naging kadre that time na rin yon. So, mismo si Sara Ilago at kasama ang mga alipuris niya, ang mga photographer niya, mga tagasulat niya, naghatid sa amin ng mga gamit, pangtulog, mga damit, mga shorts, pagkain, na kung saan doon mismo nagtambay si Sara Ilago at palihim kaming sinasabihan doon dahil hindi niya kayang ipagsigawan dahil nadung kami sa gilid mismo ng highway. Sabi niya sa amin, dapat talagang makibaka tayo, dapat talagang mag-recruit pa tayo ng mga kabataan at mapasampan natin sa kanayunan para humawak ng armas at para pumunta sa armadong pakikibaka. Kaya hindi po natin pwedeng red tagging lang po ito dahil kami mismo ang personal na nakakakilala sa kanya, personal na na-meet namin siya, siya mismo nagsabi sa amin. Kami mismo ang nagpapatunay, kaya Yusik Lorin Badoy, kami ay nasa likid mo, sumusuporta sa iyo para patuloy na matanggal na talaga sa Kongreso itong kabag na to dahil ang kabag ay sakit sa tiyan, sakit sa pamilya, sakit sa ating lipunan. Hindi lang po kabataan ang aking gustong sabihin dito na may connection sa CPP-NPA dahil ako, naging armado din po ako, kaya ako nasabi dahil mula sa hanay ng kabataan hanggang sa mag-recruit kami, magpa-full-time kami ng kabataan sa red area. Hindi lang po kabataan, kundi pati po si Nere Colmenares na walang kasing nipis o kasing kapal ang kanyang muka na tumatakbo bilang senator ng ating bansa. Mahiya ka naman. Nere Colmenares, year 2016 po, kung maaalala mo, pumunta ka ng Catbalogan City ng kampanya. Kapal ng ilang libro na dapat ihampas sa iyo, no? Ay dala-dala namin ang iyong muka. Pinagawa namin na Iboto ka. Pa ay nag-security sa iyo para umikot mismo sa aming public market ng Catbalogan City at hindi kalayuan sa public market
doon po ang aming stop house o doon po ang aming pinaka ginagawang opisina. Nandun lahat ng mga materials na nakakalat ang muka na makapal ni Nery Colmenares. At after noon, na pag-ikot namin, nangangampanya siya, kami nasa likod niya, nag-proceed po kami sa aming hideout o sa aming opisina at may lihim inabot siyang sobre sa aming kasamahan at gayong patay na. Kung di ko makakalimutan, siya ay si alias Ali, si Luna Sibilla. Pakilala niya sa amin, si Luna Sibilla. Nag-abot siya ng sobre at alam namin at nakita rin namin pera po ang laman. Ano ang sabi niya? Patuloy tayong makibaka. Itong pera, gamitin nyo sa lahat ng activity na gagawin nyo dito. Napakalinaw, hindi lamang po ako ang magsasalita laban po sa inyo. Actually, hindi naman dapat namin kayo kalabanin. Bakit? Kasi kung tutuusin, hindi naman namin nahabulin kung ano ang dapat mangyari sa amin. Kasi kami dito ay maganda na ang kalagayan simula kami nagsurrender. Pero hindi namin kayang konsensyahin na patuloy kayong uupo sa Kongreso at ikaw Nery Colmenares na makaupo mismo sa Senado ang kapal ng mukha mo. Isa kang terorista, isa kang mamamatay tao. Actually, hindi naman dapat Makabayan Black ang tawag sa inyo. Kamatayan Black kayong kabag kayo. Sana mawala na kayo sa ating bansa. Thank you, Jade, for a very straightforward, direct experience at emotionally loaded na pagpapahayag dahil nagukbo, pinababa, naging kabataan party, naging campaigner security ni Nery Colmenares. Dagdag, patotoo, ang isa sa mga rehonal na pamunuan ng Communist Party of the Philippines mula sa Eastern Visayas, galing sa UP Cebu, si UP Tacloban, Kaalma. Good morning sa ating mga press na nandito at sa ating mga kasamahan. Yusek Lorraine, Yusek Joel, Fiscal Gonzales, at sa lahat po. Ako si Alma Gabin. Ako yung third ranking official ng CPPN-PANDF sa region ng Eastern Visayas. So from 2007, since binuo ang Makabayan sa level ng national, at nung mabuo na ito, ay tuloy-tuloy na may tumakbo sa Senado under ng Makabayan, ako po ay umuupo sa National Electoral Committee ng CPPN-PANDF bilang representative ng Eastern Visayas kasi nasa secretariat ako ng CPPNPA Regional Electoral Committee ng Eastern Visayas. So yung mga nag-file kay Yusek Lorraine, talagang mga kilalang kilala ko. Alam ko yung designation nila sa loob ng partido. Kaya hindi nila maitatanggi na yung ginagawa nila ngayon ay utos ng CPPNPA at kabahagi ng iskema ng CPP para doon sa electoral na gawain. So, isi-share ko sa inyo kung paano kumikiling, paano nagbibigay ng support ang CPP-NPA sa mga kumakandidato. Hindi siya red tagging, hindi dahil hindi namin gusto yung isang kandidato kaya sinasabi namin ito. Gusto namin maging aware ang public kung ano ang process ng CPP sa before, bago niya suportahan yung mga kandidato. Specifically po, sa ngayon, si Vice President Lenny Robredo. Kasi di ba siya yung pinaka-late na inindorso ng Makabayad Black, ay Kamatayan Black. Ayan, dalawa yun eh, Makabayad at saka Kamatayan. So ang proseso po niyan, mga sambayan ng Pilipino, hindi po siya simple na pumupunta lang yung Makabayan para magtaas ng kanilang mga kamay, para itaas yung kamay ng mga sinusuportahan nila na kandidato. Dumadaan siya ng process, ng mga negotiation, sumusulat po ang NPA unit, ang NPA command, at ipinapaabot dun sa mga layason ng kandidato. And then, pag okay na yung kandidato, kakausapin na po namin. 6 months before election, nandito na ako sa Manila. Napasok ko yung lahat ng mga safe houses ng National United Front Committee, National Organizing Department, at saka yung iba pang mga national organ na lumalahok at nakikibahagi dun sa electoral na proseso. Ayan, so
After that, pag nakausap na yung politiko, magsisiris po yan. Magkakaroon ng mga commitment, no? Depende sa level ng ibibigay na commitment ng kandidato. Ganin, ang ibig sabihin ng open endorsement, bit-bit-bit-bit ng lahat ng mga urban operatives, bit-bit-bit ng lahat ng mga NPA unit, ang kandidato. Then, merong memo na lumalabas galing mismo sa Central Committee ng Partido. Na lahat ng mga requisites na yan, alam po namin na ibinigay po kay Vice President Lenny Robredo. Kaya may basis kami na sabihin na ini-endorso talaga siya ng CPPNP-ANDF. At napaka-imposible na wala siyang alam, na hindi niya alam na CPP yung mga nakikipagpulong sa kanya. Kasi dumadaan siya, may mga liaison, may mga security, at matagal po siya na process. Actually, dati, nung nandito pa ako, nasa Regional Electoral Committee ako, inaabot kami ng isang buwan. Halos araw-araw may serye ng mga talks sa iba't ibang politician. Gaya ng sinabi kanina ni Kaya, pwede kong pangalanan kung sino yung mga gobernador ng mga nakausap namin, sino yung mga congressman, sino yung mga senatorya board, at kung magkano at ilang tranche yung pagbibigay nila ng pera. Game daw. Pwede daw pangalanan, sabi ni Yusek Lorraine. sa next press con po kasi limited tayo ng oras. Ayan. So, yun po ang naging process natin. At lahat ng ito sina Arlene Brosas, sina Obet De Castro, napaka-close po namin ni Obet actually. Obet De Castro kasi may dugong waray yung asawa niya. At palagi ko siyang nagiging kasama sa mga pulong ng National Electoral Committee. Hanggang sa, nung 2016 nga, nung nagdidebate kami kung sino talaga ang bibit-bitin ng CPP, si PRRD ba o si Grace po. Na hanggang sa nag-election na lang, hindi po na-unite ang CPP-NPA at nagkaroon ng biak sa loob. So yan po, silang lahat, talagang kilala ko, alam ko yung designation nila kasi during meeting, binabanggit naman kung ano yung mga designation nila. Ano yung organo ng partido. Yan. Yan po. At kung mamarapatin pa ninyo, nandyan po, inilatag ko yung mga requisites kung paano sumusuporta ang CPPNP-NDF. Kaya nasa taong bayan, nasa sambayanan na po, kung iboboto pa nila yung mga klaro na iniendorso ng CPPNP-NDF. Thank you, Kaalma. And napakalinaw. Very pointed and straightforward. Thank you, Kaalma. Coming from CPP Special National Electoral and Regional Electoral Committee na dinideploy tuwing 6 months before the elections. Pakinggan natin si Ka Shane. Siya na magpapakilala ng sarili niya. Ito ay may...